Magandang umaga, mga bata. Happy New Year! Okay, kamusta naman ang inyong New Year? Okay? Last week, sino yung nandito last week? Last week, sino yung nandito? Yung New Year. New Year yun eh, di ba? Yung gabi ng New Year. Ay! Okay? Nakasama ba kayo noon? Okay? Sino yung pumapasok na ulit sa school? Okay, good. Okay. Ngayon, didiretso lang natin yung ating pag-aaral sa Genesis, no? Nung nakaraan na sa Genesis 19 tayo. Pero bago yun, yung New Year, anong mensahe ang binigay sa inyo ni Pastor? Yun ang nakatanda. Nung kung saan yung mensahe ni Pastor nung New Year? Abraham? Si Abraham sa atin yun eh. Ano pa yun? Ang last natin ay 17. 17 pa yun, December 17. Last year pa yun, ang tagal na nun. Okay? Ano yung mensahe ni Pastor? Dalawa yun, 24 at saka nung 31. Anong mensahe ni Pastor ng 24? Meron nakakatanda? May nakakatanda? Okay. Wala? Di kayo nakinig? Nung 31, yung mas recent yun. Nung 31, ano yung mensahe ni Pastor ng 31? Sa mga nandito, sino yung makakapagsabi? Mga kuya, mga ate, anong mensahe ni Pastor ng 31? Tungkol saan? Third John, there are three that bear record in heaven. Saan yan? Saan? Anak ng? Ni Jesus. Anak ng Diyos. Sino ba yung mga atunay na anak ng Diyos? Yung mga? Sino yung mga tunay na anak ng Diyos? Yung mga? Yung mababait lang ba? Yung anak ng Diyos? Yan yung mga tunay na anak ng Diyos? Yung mga? Paano? Sino yung anak dito ng Diyos? Anak ba kayo ng Diyos? Sinang taas ngayon kamay? Sino yung anak ng Diyos? O bakit kayo? Paano kayo naging anak ng Diyos? Ha? Dahil mabait kayo, anak kayo ng Diyos? Anong ginawa niyo para maging anak ng Diyos? Kaya tinanggap niyo yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan, tinanggap niyo. Sino ba yung buhay na walang hanggan? Si Jesus din yun, di ba? Tinanggap nyo ang Panginoong Yesus. Sabi niya ako, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay siya inyo. Tama? Okay, sino daw yung mga tunay na anak ng Diyos? Yung mga sumampalataya. Kanino? Kay Jesus. Sino yung sumampalataya kay Jesus? Yung mga anak ng Diyos. Sino? Taas kamay. Sumampalataya ba kayo sa anak sa Panginoong Yesus? Sumampalataya ka ba sa Pia? Kanina ka sumampalataya? Sino yung Diyos? Si Jesus Christ. Tama. Okay? Ngayon, nadiretso lang natin yung kwento natin tungkol kay Abraham. Yung last week, December 17, yung kwento natin ay sa Genesis 19, which is masalimuot yun, di ba? Ano nangyari dun sa Genesis 19? Anong ginawa ng Panginoon sa Genesis 19? May ginawa ba ang Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon dun? Nagpaulan ng ano? Ng tubig? Ng apoy! Sino daw yung inulan ng apoy? Mga tao? Kano sila kasasama? Pumapatol sila, mga lalaki, pumapatol sa kapwa lalaki. Okay? Mga bakla yun. Okay? Alam niyo yung bakla? Mga lalaki. Ang bakla ay yung lalaki
pumapatol ka sa kapwa mo lalaki. Di ba? Ang tunay na lalaki, ang gusto niya dapat ay babae. Yung tunay na babae, ang gusto niya dapat ay lalaki. Normal yun. No? Pero, kung lalaki ka, gusto mo ng lalaki rin, iyo, kadiri yun. Kasuklam-suklam sa Panginoon yan, abominable, sabi sa Bible. Ganon din yung babae, papatol sa kapwa babae, yung matanda, pumapatol sa bata, yung tao, pumapatol sa hayop. Kinikis mo yung hayop na ganun. Abominable yun, no? Nakakadiri yun. Diba? Yung ano, kinikis mo yung baboy, okay ba yun? Yeah. Yung kambing. Hindi, diba? Kasi nga, kiss pa lang yun, ha? Hindi mo pa pinatulan talaga yun, no? Lalo na pag pinatulan mo, yeah, kadiri. Okay, abominable. Ngayon, diretso natin yung kwento. Si Abraham, sinunog ng Panginoon yung Sodom and Gomorrah, kinuha ng Panginoon si Lot at ang kanyang pamilya, pero yung asawa niya ay, ang nangyari sa asawa ni Lot? Naging pillar of salt. No? Kasi siya ay dumingon. Sabi, huwag kang lilingon, diretso lang kayo. Dumingon siya kasi gustong-gusto niya dun sa Sodom and Gomorrah. Ang sarap siguro ng buhay nila doon, ano? Okay, mayaman kasi si Lot doon. No? At yung pamumuhay nila ay magarbo. No? Sagana. Okay? Hindi sila nagugutom. Pag gusto niya ng fried chicken, o-order lang siya sa Jollibee. Meron na kaagad siyang fried chicken. Okay? Pagka gusto niya ng spaghetti, bibili lang siya sa McDonald's. Pag gusto niya ng burger, bibili lang siya sa Burger King. Ganon sila kayaman, ano? Okay. Pero, yung mga tao doon ay masasama kasi umapatol na sila sa kapwa nila, lalaki. Okay? Tama ba yung ganon? Ayaw yun ng Panginoon. Huwag tayong ganon. Tama? Okay, ito na yung kwento. Okay, Abraham and Abimelech. Ngayon, inutusan ngayon ng Panginoon ulit si Abraham na siya ay bumayo para pumunta doon sa saan daw yung pupunta nila, Land of Canaan. Ngayon, mapupunta sila sa isang lugar habang pa journey sila doon at mga sa anong palad nila. Tagalog nila. Makapunta sila sa lugar ni Abimelech. Ready na ba kayo? Okay, ako hindi pa. Hindi pa na nito. Okay, sabi dyan, kay makinig. Sino gusto makinig? Okay, makinig tayo ha. Okay, magbabasa muna ako, okay? Tapos ipapaliwanag natin. And Abraham journeyed from thence towards the south country and dwelled between Kadesh and Shur and sojourned in Gerar, yung lugar ni Abimelech. And Abraham said of Sarah, his wife, she is my sister. And Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. Okay. But God came to Abimelech in a dream by night and said to him, behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Okay? Nag-journey na si Abraham. No? Pumunta daw siya towards south country. No? Saan ba ang south? North? East? West, south. Kung nandito siya, ibig sabihin papunta siya dito. Kung nandito ako, kunyari ito yung north, no? Yung east, yun yung sumisikat yung araw, di ba? Alam niyo ba yun? Kinuturo ba sa school yun? Ang Tagalog ng east ay silangan. Bakit naiyak? Okay? Kuhanin niyo muna si ano?
Okay? Okay? South, no? Ito yung east. Yung east, dun yung silangan. Yung south, ano yun? Timog. Okay? Kanluran is west. At saka, hilaga is north. Okay, tama? Tama pa yung ating direction? Okay. South daw sila. Tapos, okay, sila ay nag-sojourn, pumunta sa Gerar. Okay? Si Abraham said of Sarah, his wife, para hindi siya patayin kasi yung ibang mga lahi, pag nalaman na ang asawa mo ay maganda, papatayin nila yung lalaki para makuha nila yung asawa nilang maganda. Kunyari, si Ma'am Johan, pumunta kami sa halahala. Tapos may nagkagusto kay Ma'am Johan. Tapos nalaman na asawa ko siya. Ang gagawin sa akin, papatayin ako para makuha nila yung asawa ko. Okay? Yun yung nangyari, no? Yun yung inisip ni Abraham. Kaya sinabi nga kay Abraham, kay Sarah ni Abraham, sabi niya, this wife, she is my sister. Pakilala niya siya ay kapatid ko. Si Ma'am Johan, kapatid ko yan. Okay? Okay, yan. Tapos, nung nalaman na kapatid niya, kinuha ngayon ng hari ng Gerar, si Abimelech, si Sarah. Okay? Pero, sabi dyan, but God came to Abimelech in a dream. No, natulog si Abimelech at siya'y nanaginip. No? Nung nanaginip siya, kinausap siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, thou art but a dead man. Ikaw ay patay na mama. Patay kang mama ka, sabi. Okay? For the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Yung kinuha mong babae, si Sarah, ay may asawa. Sabi niya. But God came to Abimelech in the dream night. Okay, sabi dyan. But Abimelech had not came near her. He said, Lord, what thou slay also a righteous nation? Okay, takot si Abimelech sa Panginoon. Okay? Meron pa mga tao takot sa Panginoon? Yes, meron pa rin mga tao takot sa Panginoon kahit na hindi sila mga Kristiyano. Okay, kahit sila ay mga pagano, takot pa rin sila sa tunay na Diyos. Kaya, natakot si Abimelech, no? Sabi dyan. At maganda dito, si Abimelech, hindi niya kinuha si Sarah, kinuha niya lang, pero hindi sila nag-sipping, no? Walang nangyari sa kanila. Okay? Now, in that case, sabi dyan, sabi ni Abimelech, nakipag-bargain siya sa Panginoon, he said, Lord, will thou slay also a righteous nation? Okay? Papatayin mo ba yung isang righteous na nation? Kasi alam niya kung anong ginawa ng Panginoon sa Sodom and Gomorrah. Kitang-kita kasi yun, di ba kung may nasusunog, kita mo kagad, uy, may nasusunog, bakit? Kasi may usok, di ba? Umaabot sa langit yung usok nun. Eh, yung buong city pa kaya, no? Nasusunog. Kitang-kita mo yun, ako, judgment ng Panginoon yun. Tapos nakikita mo sa malayo, umuulan ng mga apoy, di ba? Kaya, natakot si Abimelech. And said he not unto me, she is my sister, and even she herself said, he is my brother in the integrity of my heart and innocency of my hands have I done this. Sabi ni Abimelech, yung sinabi nga nila sa akin, magkapatid sila eh. Si Sarah nga, sinabi niya, kapatid niya pa si Abraham eh. No? Wala naman akong pagkakamali kasi ginawa ko naman yung in the innocency of ng kanyang, siya inosente, parang ganun. Okay? Alam niyo, inosente? Yung wala siyang alam, kunyari, hindi mo naman sinasadyang magkasala, di ba? Inosente ka minsan, di ba? Kunyari, naglalakad ka, tapos nadapa ka, pagkadapa mo, natulak mo yung classmate mo. Gusto mo bang matulak yung classmate mo? Gusto mo bang matulak yung classmate mo?
Hindi, kasi nadapa ka lang eh. Okay? Hindi mo yun intended na siya ay matulak. Mama? It's parang ang inosente doon, no? Hindi mo yun binustong mangyari. Okay? Ganun yung nangyari kay Abimelech. And God said unto him in a dream, Ye, I know that thou didst this in the integrity of thine heart, for I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. Okay? Sabi ng Panginoon kay ano, oo, alam ko na hindi mo naman sinasadya. Okay, makinig, makinig. Hindi mo naman sinasadya at hindi mo alam dahil ang pagkakaalam mo, wala siyang asawa, di ba? Sabi niya dyan. At ayoko rin, sabi niya, maganda sa Panginoon. Ayaw niyang magkasala si Abimelech. Di ba? Kasi dali lang yun, kung talagang pabor siya kay Abraham lang, madali lang yun. Sige, pag pinuha mo yan, patay ka sa akin. Ako ang bakit niyan. Pero ang Panginoon ay just. Siya ay matuwid. No? Yung mga inosente, ayaw niya rin mapahama. Ganun ang gusto ng Panginoon. Okay, lahat ba kayo inosente? Marami sa inyo, mga inosente pa, mga bata pa, di ba? Hindi niyo pa alam lahat ng kasalanan. Di ba? Kaya ayaw din ng Panginoon na kayo ay mapapahama. Okay, pag lumaki na kayo, gusto ng Panginoon ay makilala niyo ang Panginoon ng lubusan. Makilala niyo siya bilang yung tagapagligtas. Una, maligtas kayo. Pangalawa, makilala niyo pa siya ng maigi. Okay? Yun ang gusto ng Panginoon. Tama? Kasi kayo inosente. Okay? Kaya nga nandito yung mga lingkod ng Panginoon. Di ba? Ano ginagawa natin dito? Kasi gusto namin matanaman kayo ng salita ng Panginoon. Una, maligtas. Pangalawa, lumago kayo sa inyong pananampalataya. Okay. Now therefore, restore the man his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. And if thou restore her not, know thou that thou shalt surely die, thou and all that are thine. Sabi ng Panginoon, ng salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pag hindi mo binalik yung asawa niyan, okay, pag binalik mo muna yung asawa niyan, ipag-pray ka niyan na hindi ka mamamatay, at kung hindi mo ibabalik, ikaw ay mamamatay. Ikaw at ang iyong lahat, no? Sabi doon, nine. Kayong lahat mamamatay, sabi doon. Therefore, Abimelech rose early in the morning. Nung siguro pagkagising niya, no? Gising siya, tapos sinabi niya dyan, okay, early in the morning and called all the servant and told all these things in their ears, and the men were sore afraid. Takot na takot yung mga tao. Kasi alam nga nila kung anong ginawa ng Panginoon sa Sodom and Gomorrah. Okay, gusto niyo bang mangyari dito sa halahala yung nangyari sa Sodom and Gomorrah? Umuulan ng apoy? Imbis na tubig yung umuulan, apoy? Saan ka magtatago nun? Sa bahay niyo, pwede ka ba magtago pag umuulan ng apoy? Nasunog yung bahay niyo dun. Sa loob ng kotse. Sunog ka pa rin dun. Nasabog ba? Lalo yun pagka sa ilalim ng lupa, patay ka, hindi ka naman makakain ka. Saan ka magtatago? Pag umuulan ng apoy, wala. Patay. Okay, then Abimelech called Abraham. Pinawag ni Abimelech agad si Abraham. No, si Abimelech ay naging pagpapala rin sa iba kasi nagkaroon sila ng tamang takot sa Diyos. Sabi dyan, no? Okay. Therefore, Abimelech rose early in the morning and called all his servant, lahat ng kanyang mga servant, and told all these things in their ears, and the men were sore afraid. Takot na takot sa mga tao kasi talaga namang nakakatakot ang Panginoon. Nakakatakot ba ang Panginoon? Yes, nakakatakot siya kung gumagawa ka ng mali.
Pero pag gumagawa ka ng tama, matatakot ka ba sa Diyos? Hindi. Ikaw ay gusto mo palaging kasama ang Diyos. Tama? May mga tao sa Bible, they walk with God. Ang sabihin nun, lagi nilang kasama ang Diyos. Okay, pag yung mga tao hindi sumusunod sa Panginoon, takot na takot sila sa Diyos. Di ba? Tayo, meron tayong tamang takot, okay, sa Panginoon. Okay? Tapos pinatawag ni Abimelech si Abraham kasi nga, si Abraham yung nagkaroon siya ng pagkakamali kay Abraham eh. Kaso lang, si Abraham din may pagkakamali sa kanya. Okay, tingnan natin, no? Mag-uusap si Abraham at saka si Abimelech. And said unto him, what hast thou done unto us? Ano bang ginawa mo sa amin? Sabi ni Abimelech. And what have I offended thee? Ano yung ginawa ko sa iyong mali? That thou hast brought on me and on my kingdom a great sin. Na binigyan mo kami na kasalanan, na parang kasala kami ng dahil sa iyo. Sabi ni Abimelech. And thou hast brought on us, on me and on my kingdom, great sin. Thou hast done deeds unto me that ought not to be done. Okay, ginawa mo yung mga bagay sa amin na dapat hindi mo ginawa. Okay, sabi ni Abimelech. Kaya nagalit si Abimelech. Kita yun si Abimelech, nagalit siya kay Abraham. Okay, dapat bang kagalitan yung mga gumagawa ng mali? Yung mga gumagawa ng mali, dapat bang kagalitan? Bakit? Bakit natin dapat, kunyari, magalit tayo dun sa kapatid nating maliit? No, nagmumura. Okay lang ba yun? Pag nagmumura ba yung kapatid natin, ay, ang galing mong magmura! Ganun ba? Papagalitan mo. Bakit mapapagalitan? Kasi masama yun. Ayaw mo siyang lumaki na nagmumura. Mukha kang kibot, mura ng mura, di ba? May mga bata na ganun, di ba? Okay, dapat hindi ganun, di ba? O, huwag na magturo, kasi pag nagturo ka, yung tinuro mo isa, sa'yo apat. Pag nagturo mong ganun, o. Oh. Ikaw! Isa lang yun, sa'yo apat, o. Oh. O, magturo ka ng turo. Okay, tandaan mo. Alamin mo lang sa'yo, o. Kung ako yun, humingi tayo mamaya ng tawad sa Panginoon. Okay? Huwag na nagtatanong ng turo. Okay? Okay, nasa na tayo? And Abimelech said unto Abraham, what showest thou that thou hast done these things? Tinatanong niya, puro tanong si Abimelech. And Abraham said, because I thought, surely the fear of God is not in this place. No? Minsan, si Abraham tamang hinala rin eh. Diba? Minsan tayong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, tamang hinala tayo eh. Di ba? Ay, ayoko ng kaibigan yan, mukhang masungit eh. Ayokong kausapin yan, mayaman yan eh. Baka masungit yan. No, kaibiganin mo muna, di ba? Bago ka maghusga ng tamang paghusga. Tama? Kahit na anong bagay, ganun. Itry mo muna kung hindi naman yan makakasama sa'yo. Okay, nag-gets nyo ba yun, mga bata? Mga bata? May kausap pa ba ako? Okay, dapat itatry mo muna ang isang bagay bago masabihin na yan ay masama or mabuti. Pero pag alam mo ng masama, kunyari, pagbubulakbol, hindi ka papasok sa school, pumunta ka sa... Wala namang mulikas dito. Magkano ka mamumundo ka, kunyari, sa bumagbubukit ka. Imbis na papasok ka sa school, pumunta ka na lang sa bukit kasi masarap doon. Tama ba yun? Alam mo kagad na mali yun. Pero may mga bagay na kunyari, ay punta kayo ako. Sinabi sa'yo ng kaibig, no, punta tayo dun sa ano? Sa discerning word. Makinig tayo ng salita ng Panginoon. Ayoko. Nag-judge ka na kagad. Ayoko dun. Boring dun. Wala akong matututunan dun. Sisigawan lang ako dun. Okay? Tama ba yun? Nag-judge ka na kagad. No? Dapat, tingnan mo muna. Ano bang sinasabi dun? Ano bang pinag-uusapan dun? Ano bang ginagawa dun? Tama?
Okay. Ganon. Okay. Si Abraham, nag-judge siya kaagad. Sabi niya, I thought, sabi niya, sa isip ko, surely the fear of the Lord is not in this place and they will slay me for my wife's sake. No, walang takot yung mga sa Diyos, yung mga tao dito. At patay ako pagka nalaman nilang asawa ko si Sarah. Doon na siguro ni Sarah, no? Okay? Hindi mga ganong mga babae, matanda na, pero magaganda pa rin sila, di ba? Kasi inalagaan nilang maigi yung kanilang sarili. And yet, indeed, she is my sister. Sabi, nagpapaliwanag na si Abraham. Totoo naman na siya'y kapatid ko. Sabi niya, she is the daughter of my father, but not the daughter of my mother. Siya ay kapatid ko sa tatay. No? Anak din siya ng tatay ko, pero hindi siya anak ng nanay ko. Okay, dati kasi, konti pa sila nun. Kaya, inaalaw pa ng Panginoon yung asawahin mo yung kapatid mo sa tatay. No? Hindi pa, kasi konti pa sila nun, hindi pa sila ganun karami. Okay? Pero pagdating ng Exodus, inutos na ng Panginoon na huwag mo nang aasawahin yung to the third degree ng iyong pamilya. Kasi marami na sila nun. Okay? Sila Abraham, konti pa lang sila eh. Di ba? Seven, ilan ba sila? Na pumunta, umalis. Wala pa eh. Konti pa lang sila talaga nun. Okay? At saka siya, wala pa nga siyang anak eh. Di ba? Okay? Yung si Jacob, nung umalis sila, 70 sila nun eh. Nung pumunta sila ng Egypt. Di ba? Kaya, hindi pa sila ganun karami. And it came to pass, when God caused me to wander from my father's house, and I said unto her, this is thy kindness which thou shalt show unto me at every place whither we shall come, say of me, he is my brother. Okay? So, yun na yung pinag-usapan na nila yun. No, nilang dalawang mag-asawa na tuwing pupunta tayo sa isang lugar, kasi naglalakbay nga sila, palaging ipakilala mo ako na ako'y kapatid mo para hindi ako mapahama. Okay? Kasi nga, siguro talagang napakaganda ni Sarah. Okay? Kasi hindi naman, kumatanda na yun eh, wala namang magkaagusto na doon. Di ba? And Abimelech took ship, ito naman, ano? Okay? From kapahamakan, naging pagpapala na, no? Nateturn minsan ng Panginoon ng isang bagay na masama at ito'y napapabuti. Tingnan nyo ang nangyari. And Abimelech took sheep and oxen. Yan, no? Sheep. Nakita nyo yung sheep? Tuktupa. Ito yung mga oxen, mga cattle. No? Tapos yan, meron ka mga servant. Okay? Ano daw yung binigay sa kanya ni Abimelech? Oxen, male servant, woman servant, and give them unto Abraham, and restored him Sarah, his wife. Binalik si Sarah, dinagdagan pa siya ng yaman. Okay, sheep, maraming oxen, maraming men and women servant. Nagkaroon pa siya na maraming katulong. Wow! Okay, and Abimelech said, behold, my land is before thee, dwell where it pleaseth thee. Okay, ang laki ng ang lawak ng aking kaharian. Tumira ka kahit saan. Sabi doon. Okay? Alam niyo ba yun? Sa Maynila, mahal ang upa ng bahay. Alam niyo ba yun? Yung lupa doon, mahal. No, wala sa iyo magpapatira ng ganun-ganun lang doon. No, tumira ka dyan ha. Ang dami kong lupa yun, tumira ka dyan. Walang ganun. No, sa Manila, kasi nagsisiksikan nga yung mga tao doon kasi nandun yung mga trabaho. Pero dito, makikita mo yung provision ng Panginoon, sabi ni Abimelech, laki ng lupain ko, tumira ka kung saan mo gusto. Okay? And unto Sarah, he said, sinabi niya naman kay Sarah, behold, I have given thy brother 1,000 pieces of silver. Binigyan pa ng pera. Okay? Binigyan ka na na kabuhayan, showcase, binigyan ka pa na pera. Okay?
1,000 na silver, magkano yun? Ang Panginoon, binenta lang 30 pieces of silver. 30 pieces pagbibenta mo ang Panginoon. Ganun kamahal yun. E paano na yung 1,000? Compare mo yun sa 30 pieces. Diba? Behold, He is to be a covering of the eyes, no? Para restitution, no? Covering of the eyes para hindi na na-offend ni Abimelech si Abraham. And to all that are within thee, and with all other that she was reproved. So Abraham prayed unto God. Ito naman, pag winalik naman ni Abraham yung compliment, kung binigyan siya na material things, binigay naman ni Abraham is spiritual. Tingnan nyo kung anong binigay ni Abraham. So Abraham prayed unto God, and God healed Abimelech. Okay? Siya ay pinagaling ng Panginoon, and his wife, and his maid servant, and they bear children. Mga naging baog pala sila. Okay? May hirap yun, no? Kahit na gano'ng kayaman kayo, tapos wala kayong mga anak. Meron daw kami, may kilala doon, no? Sa Diadem, gano'n, ano? Napakayaman nila. Ang dami niyang sasakyan. Pero wala siyang anak. Parang, sa tingin ko, parang wala na kabuluhan din yun, di ba? Parang hindi mo ma-enjoy yung kayamanan mo. Gusto nyo ba yun? Wala kayong kapatid? Di kayo lang? Masaya ba yun? Malungkot yun, di ba? Kasi ang dami mong laruan, tapos wala kang makalaro. Kasi ikaw lang mag-isa. Tapos mamaya, wala ka ng kalaro. Masaya ba yun? Eh lalo na pagka magulang, wala siyang mga anak. Walang kasayahan nun. Kahit na marami kang pera, saan mo gagastusin yung pera mo? Sa tindahan. Eh kahit na nabili mo na lahat ng gusto mong mabili sa tindahan, ano pang gagawin mo? Wala kang mayakap, mahalikan, no? Makunti-kunti, nakamukha mo. Di ba? Di ba kayo? Magaganda kayo sa nanay at tatay nyo? Kasi bakit kayo naging maganda? Kasi pag tinignan mo sila, kamukha mo sila eh. Di ba? Para kayong pinagbiyak na, no? Buko. Okay. Okay. For the Lord has fast closed up all the wombs of the house of Abimelech because of Sarah Abraham's wife. Makers talaga. Pagka inapi mo yung mga anak ng Diyos, may balik sa iyo ang Panginoon. Pero pag ginawan mo ng mabuti ang mga anak ng Diyos, anong gagawin sa iyo ng Panginoon? I-re-reward ka niya. Or kung may sakit ka, papagalingin ka niya. Yun, hindi mahirap na sakit yun eh. Hindi nagkakaanak. Kala nyo ba, may kilala ako, para lang magkaroon ng anak, gagastos ng million-million para lang magkaroon ng anak. No? Ngayon, dalawa na yung anak niya, puro lahat artificial insemination. Galing sa rep yung anak niya. Galing sa tube. Pero galing naman sa kanya yung pinuwala. No? Para pag-meeting yung egg at saka yung sperm cell. Para maging baby at ilagay yun ulit sa tiyan ng nanay. Ang hirap nun. Million-million gagastusin mo dun. Hindi pa yun automatic kung magpe-fail. Hindi ka agad yun, successful. Kasi para siyang test tube, tawag ng test tube baby. Kayo, salamat sa Panginoon. Nagawa kayo ng nanay at tatay niya. Hindi niyo ba alam na kayo ay winner? Kasi millions yun eh, million na mga eggs, isang egg cell, million na sperm cell, no? Nag-uunahan yun, para makapunta dun sa isang egg. At yung nakapunta yun dun, kayo yun. Kayo yung winner. Okay? Kaya tayo, umpisa pa lang, winner na tayo. Okay? Kasi pinanganak tayo ng ating mga magulang. At ang gumawa nun, para sa ating mga magulang, ay ang Diyos. Okay?
Okay, nandito na tayo sa lesson. Ilang minuto na ako? 30. Ma, bilis lang pala ako. Lesson! Okay? Isa lang yung gusto kong i-point out sa umagang ito. Ang Panginoon ay just. Ano yung sabihin ng just? Siya ay? Matuwid. Mabuti. Mabuti, good yun. You know? Siya ay matuwid. Just. Okay, gano'n siya ka-just? Okay? Si Abimelech, hindi naman siya mananampalataya eh, pero meron siyang katwiran. No? Hindi katulad ng katwiran ng Diyos, pero siya ay righteous pa rin sa tingin ng Panginoon in that particular manner. No? Hindi siya nagkasala sa Panginoon. Kahit kinuha niya si Sarah, hindi naman niya ni-rape si Sarah. Okay? At nag-hit siya sa kanya pag-ipag-usap sa Panginoon. Ibig sabihin, nakinig siya sa Diyos. Sabi ng Diyos, ibalik mo si Sarah sa kanyang asawa. Anong ginawa ni Abimelech? Binalik niya. Nung binalik niya, pinagpala pa niya sila. No? Okay? Yung may pagkakamali siya, nilagyan niya ng restitution. No? Nagbigay siya ng oxen, sheep, at saka men and women servant. Okay, pinayaban pa niya lalo si Abraham. Okay? Binigyan pa siya ng 1,000 silver coin. Coin ba yun? A pieces of silver. Kung ano man yun, kung dati yata, hindi pa coin yun, baka ganun-ganun lang yun. Bato-bato lang. Pero 1,000, hirap buhatin siguro nun. Okay, silver, mahirap kuhanin yun. Di ba? Mini-mi na yun para makuha lang. Sabi dyan sa Deuteronomy 32:4, He is the rock, His work is perfect, for all His ways are judgment, God of truth and without iniquity, just and right is He. Siya ay matuwid, right, just. Meron siyang justisya. Okay, may justisya ba ang Panginoon? Naniniwala ba kayo na siya ay just? Pag mabuti yung ginagawa mo, re-reward lang kanya ng mabuti. Pag masama yung ginagawa mo, masama rin yung reward niya. Ganun ang Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Sabi niyo sa Job 4:17, Shall mortal man be more just than God? Shall a man be more pure than his master? Okay, meron pa bang inigit sa katuwiran ng Diyos? Mas just pa ba tayo sa Panginoon? Pero minsan sa ating mga desisyon, mas binibigyan pa natin halaga yung kagustuhan natin kesa sa kagustuhan ng Diyos. Okay? Sabi sa Isaiah 45:21, Tell ye and bring them near ye, let them take counsel together, who hath declared this from ancient time, who had told it from that time? Have not I, the Lord? And there is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Wala na daw ibang magiging mas matuwid pa sa Panginoon. Nag-iisa lang ang Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? Siya lang ang pinaka, siya ang pinagmulan ng justice ng justisya, katwiran. Okay? Ganito ka-just ang Panginoon. Okay? Sabi sa 1 Timothy 4, 2:4-6, sabi dyan, Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth? For there is one God, one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Ganun ka-just ang Panginoon. Ayaw niya lahat ay mapahamak. Gusto niya lahat ay maligtas. Kaso maliligtas ba lahat? Bakit? Kasi ayaw nila. Tama? Presenta sa iyo ang Panginoon. Ang Panginoon ay namatay sa iyo dun sa krus ng Kalbaryo. Siya ay yung tagapagligtas at siya ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba siyang tanggapin? Okay, kayo, pure pa yung heart nyo.
Pero may mga ibang tao, ayoko. Okay? May mga tao bang ganun, ayaw sa Diyos? Meron. Sad to say. Pero ang maganda dyan, ang kalooban ng Diyos, gusto niya lahat. Who will have all men to be saved? Gusto niyang maligtas lahat. And to come unto the knowledge of the truth, malaman nila ang katotohanan. For there is one God, one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Isa lang ang ating tagapagligtas. Sino daw ang tagapagligtas natin? Jesus. Wala nang iba. Meron pa bang iba? Wala na. The man Christ Jesus who gave himself a ransom for all. Okay? Ito, tapol yung mga ano dito eh. Yung mga naligtas lang daw yung niligtas ng Panginoon. And sabi dito, ransom for all. Yung all daw dyan, yung mga tumanggap lang ng Panginoon. Hindi. Lahat ay niligtas ng Panginoon. At ino-offer niya yun sa mga lahat ng tao. At kung ang tao ay tatanggap sa kanya, bibigyan niya sila ng buhay na walang hanggan. For whosoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Just ba ang Panginoon? Amen. May iba pa bang just? Okay? Wala nang ihigit sa just ng Panginoon. Kasi siya mismo ay just. Siya yung pinanggalingan ng justisya. Ang Diyos. Sinong Diyos ang ating ang naging mediator? Si Jesus Christ. Wala nang iba. Meron pa bang iba? Sino yung ating mediator? Jesus. Si Jesus Christ. Wala nang iba. Meron pa bang iba? Salamat sa Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kwento ni Abraham at ni Abimelech. Kung paano niyo, Panginoon, pinakita ng inyong, ang inyong hustisya, Panginoon, hindi kayo pumapaling sa isang tao lamang. Kundi kayo, Panginoon, ay pumapaling doon sa mga gusto na maging tapat at maging righteous katulad niyo. Salamat, Ama Panginoon, sa buhay ni Abraham at nakita namin kung paano ang provision niyo sa kanya. Ganun din, Panginoon, sa buhay ni Abimelech. Salamat, Panginoon, na siya ay nakita namin ay nag-heed sa inyong commandment sa kanya na ibalik niya si Sarah. Salamat, Panginoon, sa mga provision mo. Nakita namin, ito'y spiritual, ito'y material. Salamat, Panginoon, nakikita namin kung paano kayo kumilos araw-araw sa aming buhay. Ganun din, Panginoon, sa mga kabataan nandito, makuha nila, Panginoon, na kayo lamang, Panginoon, ang pinagmulan ng justisya. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa amin. At mismo, pinakita niyo ito nung kayo namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Pinakita niyo ang inyong pag-ibig na kami makasalanan pa si Kristo ay namatay pa sa amin. Salamat pong muli, Panginoon, sa umagang ito. At kayo po, Panginoon, magbala sa mga bata. Ganun din po sa amin. Maraming salamat po muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.